bully kid nito pag lumaki ito. Diyos mio. I don't want to judge ha, pero nilagay niya ang sarili niya sa sitwasyon na ito para i-judge na siya ng buong mundo. Here I am again, Jojo Wonder Krim Crew ng Thailand. But before I would like to give you another reaction video, guys, I would like to say thank you for those who support my reaction video and for watching my latest reaction video. Okay, so I'm gonna give you another reaction video regarding of the bully kid. Grabe, sikat na siya sa buong social media. And then, someone requested me to do this kind of reaction video. Kung ano ba ang marereact ko dito, no? And anyway, nung napanood ko siya, nung una, napanood ko lang yung isang clip lang yung napanood ko eh, yung nasa toilet na bugbog o dignidad. Oh my gosh, when I watched that kind of clip, parang nag-flashback sa akin yung memories ko because I was once bullied before by my classmate. So bumalik lahat, siguro lahat tayo, maybe not only me na naka-experience na na-bully din, no? Maybe lahat tayo, pero in different ways nga lang. Pwede yung bugbog, pwede yun, physical, emotional, different types of bully na pwede yung emotional, physical, mental, ano ba? Di ba? Pero kahit ano pa yan, still ano pa rin yun, bully pa rin siya. Ano, ano pa rin, masakit pa rin yun sa atin. So, naalala ko na naman, nag-flashback lahat sa aking mga memories na na-bully ako before when I was in high school. I was bullied by my classmate and he knew that time I was too weak to I'm a girl. Syempre, because I was defending my classmate that time. He was a well-known bully in our campus and then I stood up for my classmate. I defended her before he hit me. So, yun, ako natuloy ang ako yung binanata niya, binuli, tapos ayun, sinipa niya pa nga. Then, syempre, napalibutan kami ng tao. Hindi ka ba mahihiya nun? Every time na maalala ko, makita ko yung person na yun, para siyang traumatized na experience ba na ayoko siyang makita, ayoko siyang makausap, ayoko siyang malapitan, ayoko kahit kaklase mo yun eh. Pero, of course, as a Christian, as you grow old, syempre, makakalimutan mo naman yun eh. Pero yung feeling, yung emotions, nandyan yan eh. Parang pag nakita mo ulit, bumabalik sa'yo yung alaala. Let's watch this video. Kasi marami siyang kinalat na video na ito, no? Tangina lumuhod.
Pero pwede siyang, uy, no, mas seryoso. Gusto mo mabugbog o gusto mo mawala yung digital? Okay. Ang bugbog ang digital. Bilita. Ito yung napanood ko eh. Bugbog ang digital. Bilita, pwede mo. Bilita mo rin sa iyo. Bugbog ang digital. 5, 4, 3, 2. Bugbog. Bugbog. Sayang, tapos na sana to, okay? Bilis, bilis, bilis. Gusto mo pinili ko? Kasi kung pinili niya yung dignidad, ano ba yan? Papaluhalin ko siya, tapos sakalikin ko yung pareho ko sa batos. Tapos papahalikan ko sa kanya yung pareho ko. Pero gusto niyo magbog? Let's go! Gusto mo pumili? Hey, mamaya. Mamaya pa ako mag-detect tayo. Ubusin ko muna yung mukha niya. Ililin na ako. Yung last clip, napanood ko na yun sa Facebook. Pero pag pinanood mo uli, makikita mo yung reaction ng binugbog na bata, ng duguan na naiiyak na masakit kaya yun. Eh, kasi ito si, ano, itong batang bully na ito, tawagin na natin, ayaw ko na siyang pangalanan, okay? I think kilala na siya ng buong, ano, social media. Ito si bully kid na to, taekwondo black belter siya. I don't know the reason why bakit siya, ano ba ang purpose niya, no? Ano ba ang purpose niya kung bakit niya binibidyohan? Diba? Anong dahilan niya? Ano yung goal niya dito? Ano, nagpapasikat ba siya? Diba? Hindi lang yun eh. Itong bully kid nito pag lumaki ito, Diyos mio, I don't want to judge siya, pero nilagay niya ang sarili niya sa sitwasyon na ito para i-judge na siya ng buong mundo. Nakakaloka kasi he is currently studying in one of the prestigious school sa Philippines. Kilalang-kilalang school na ito. And he belongs to a well-known family din. So, mayaman sila. He used his abilities, he used his skills and techniques to bully kid because he knew that no one can beat him. No, he knew that his opponent can't beat him. Kasi nga, black belt or taekwondo siya, yan ang pinagmamalaki niya. Maliit nga lang siya, pero grabe kung makabully siya, no? Grabe kung makabugbog siya. Pero when you look at this kid, yung itsura niya, yung mukha niya, napaka-inosente. When you look at him, napaka-inosente niya, pero yung attitude niya, yung behavior niya, yun ang talagang nakakasuka. So, pasensya, no? Pasensya sa nasabi ko. Ngayon, pag pinanood mo yung video, kung akong nanay nito, o ako sige ate nito, kapatid nito, kung akong kapatid nito, siguro dukol ang maabot niya sa akin. Baka akong bubugbog sa kanya eh. Bahay pa lang. Diyos miyo. Ngayon, no? Tokhang, ano, pik, ang tawag yan, dukol na sa Bisaya. Ganyan, no? Hindi ko malaman. How would the parents react on this video
di ba? Hindi ko malaman kung anong reason niya, bakit kumukuha siya ng video, nag-film siya, na anong purpose niya para ipakita sa mga kalaban niya or pakita sa family niya or pakita sa kuya niya. Kasi ang kuya niya rin pala ay bully. Ano to sila, lying bully? Anong reason niya bakit lang bubully siya? Dahil ba binuli rin ba siya? Pero hindi, sapat na rason yan. Kung binuli ka, tapos mabubuli ka lang, you just want to fight back or you just want to get a revenge dahil binuli ka, hindi tama yun eh. Diba? And then, most of all, using your own strength, your own skills, and your own special skills ba sa taekwondo just to bully other kids, hindi ano yun, hindi nakaka-proud yun, diba? Sa tingin mo ba walang impact ito sa kanila? Do we have to blame this kid dahil sa ginawa niya? Dahil kailangan ba natin siyang sisihin? Sino ba ang dapat nating sisihin? To whom we should blame this kind of action, this kind of behavior of this kid? To his parents? To his school? Friends? Community? Ano? Kanino ba? Or nasa napapanood niya? O kanino? Kanino ba dapat i-blame to? Number one, pwede sa parents, di ba? Paano mo pinalaki anak mo? I'm sorry if I have to question you like this. Kasi, paano mo siya napalaki? Kayo po ba proud sa kanyang karangalan? Sabihin sa achievement niya, ang mabuli ng ibang kids? Ako yan? Naku. Ako yan. Ay, ialis ko na lang siya sa magandang eskwelahan. Pinaaral niyo sa magandang eskwelahan. Nagbayad kayo ng malaking tuition fee to mold his character, his knowledge, his yung pagkatao dun kasi yan eh, sa eskwelahan. Actually, sa una talaga yan, sa bahay yan eh. Sa bahay mo na, in-nurture ng parents, yung ugali ng bata, yung pagdisiplina talaga, nasa bahay yan. Diba? Ang disiplina, nagsisimula talaga yan sa bahay, sa parents. Sunod, pangalawa, sa school. Sa school, mga teachers, mga guro. Yung mga guro naman, isa rin po akong guro. Kaya, pag alam kong binubuli yung pag may nagsusumbong na mga estudyante, binubuli, at nakikita ko binubuli, of course, mapagalitan ko yung estudyante. No matter how powerful your family is, if you're rich or you're a politician, di ba? Kailangan mo pagsabihan yung bata. Call the attention of the parents immediately. Di ba? First warning, second warning, and then third. Ano na agad? Di ba yun yung rules sa school? At yung pato yung school. Anong ginawa ng school? Anong ginawa nyo? Na, ang dami na palang binuli nito. Wala po ba kayong legal action na ginawa dito sa bata na to? Para yung character ng bata maituwid, di ba? Sabi nga sa Bible, ah, babasahin ko, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Train up your child. Kailangan mong i-train yung anak mo. I-disiplina ang anak mo hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa paglaki niya ay dala-dala niya ito. Diba? Yung magandang disiplina na naituro mo sa anak mo. Diba? Bakit pa na sila nagbubuli? Uy, ano bang nakukuha nila? Siguro ang nakukuha nila, ano? Power. Authority. Grabe. Ano ba? Ano pa? Sikat. To be famous? Ayan, naging sikat ka nga sa ibang paraan nga lang. Pero hindi ko talaga lubos maisip kung bakit kailangan mong i-video. Ano ang purpose mo sa pagbibideo? Dapat yung parents, nagabayan nyo yan eh. Yung parents, talagang babalik at babalik. Alam nyo lahat ho, babalik at babalik pa rin yan sa parents. Hindi mo pwede sihin yung teacher eh. Babalik ka pa rin sa parents. Paano mo pinalaki yung anak mo? Nagabayan nyo ba ng maayos? Sorry ha to ask you this kasi hindi ganyan ang action niya na makikita natin. Grabe, paluluriin mo yung bata na yun. Saan na kuha yung paluluriin kita? Lumuhod ka.
pupulbusin kita, may pag ganun pa siya, ano, bugbog o dignidad. Pag pinili ang dignidad, ano, papahalik sa sapatos, grabe siya. Di ba? Tapos ito pa, babalik yan sa parents eh. Paano mo pinalaki yung anak mo? Hindi mo naman pwede isisi ang guro dyan, ang friends niya or school. Kasi kung ikaw parents mismo, alam mo kung sino yung mga friends niya. Kung good influence ba o bad influence. Kung nagagabayan yung siya ng maayos, di ba? Sana may ginawa kayong action dito. Sana, no? Kasi even the kuya pala, even the older brother, bully din pala ito eh. Ano na, mana-mana lang. Yun ba ang tamang pagpapalaki sa anak? Baka paglaki yan, eh, kayo rin. Babalik sa inyo yan. Diba? Pero sana po, sana gumawa kayo ng action dito. I don't hate the kid, but I hate what he did to other kids. Right? Yun. Pero sana may natutunan siya dito sa pangyayaring ito, no, na kumakalat na lahat sa social media, at sana ma-realize niya na marami ding naiinis sa ginawa niya. At ewan ko na lang sa kanya kung matigas ang puso nito at hindi siya nagbago, no. Pero sa mga netizen po, let's give him a second chance. He said sorry, but he needs to prove himself if he changes his attitude na ba. And dapat nag-sorry din siya doon sa nabugbog niya, di ba? Pero itong issue na ito, itong ganitong issue na ito, makakalimutan din ito pagdating ng panahon. Pero yung naiwan mo na impact sa lahat ng nabully mo, tatagal yan. Nagmarka na yan sa puso nila. Nagmarka na yan sa pagkataon nila. Marami pong salamat sa panonood. Masyadong mahaba na yata yung reaction video ko. Hindi ko alam kung pinanood nyo po ba lahat. Salamat po kung napanood nyo. At salamat din po sa pag-comment. Kung may kulang man po akong sinabi, pwede feel free to comment po. Salamat po sa lahat ng nanood. Don't forget to like and subscribe to my channel and please click na rin sa notification bell, no, para ma-update po kayo. Salamat po, maraming salamat. Ito po muli si Jojo Wonder Crew here in Thailand. Sawadee ka.